speech. Yo, what's up? So, game na ba? 1K viewers. 1K viewers. So, yun. Siguro pag umabot ng 1K game na, ano? Okay. 1K na. So, game. So, siguro, alam nyo na rin siguro kung bakit ako magla-live ngayon, mga boss kila. Alam ko, na alam nyo na rin na so, ito po, sasabihin ko po, una at huli na magsasalita ako about dito po. So, yun, siguro isa-isayin natin. So, yung dun po sa nangyari, gusto po sana sabihin sa inyo na okay na po. Okay na po lahat. Naibigay ko na yung dapat kong ibigay na utang is nabayaran na talaga siya. So ako naman, nandito ako para hindi ilabas yung sarili ko, mga boss kila, alam niyo yan. Nandito ako para syempre humingi ng tawad dun sa naabala ko. Alam niyo naman siguro kung sino yun. Gusto ko sana manghingi ng sorry sa kanya kasi alam niyo yun. Mali talaga yung nangyari. Alam niyo yun. Yung dahilan, yung mga nangyari, siguro nakita niyo na yun. Gusto ko lang sanang humingi ng tawad sa kanya at magpasalamat sa'yo. Dahil kahit papano, kinuha niya yung side ko. Naging okay kami lahat. At naging maayos yung usapan privately. So, yun talaga, nagpapasalamat ako sa kanya. Alam niyo yun, sobrang buti pa rin ang puso niya talaga. As in, kinuha niya talaga yung side ko. Nag-usap kami na maayos. So, lahat, nandun na. So, paano nga ba nangyari yun? So, sabihin ko po, unang-una po, hindi po ako nagtatalpak. As in, hindi po ako nagsusugal. Hindi ko po alam yung mga ganon. As in, hindi ko pa na-try. Ni tumaya nga po ng 10,000 na taya sa mga ganon, hindi ko kaya talaga. So, ito yung pinaka-story talaga. Siguro papa-ikliin ko na lang kasi, alam nyo yun, kasi nangyari na, ganyan talaga. So, hindi po talaga ako nanloloko ng influencer. Yun lang po yung gusto kong sabihin. Ang tunay po talaga is, na-scam po talaga ako. Natanga yun lahat ng ipon ko. Yun lahat ng pinag-ipunan ko sa YouTube. So, na-scam po lahat. Ang masama po nun is nadamay yung inutang ko. Nadamay yung inutang ko dun sa may investment na sinasabi nila. So ako naman, nasa legal process na kami, nasa legal na proseso na kami. So hindi ko na sasabihin dito kung ano yung mga nangyayari. Basta ongoing po yung case namin. And gusto ko sanang sabihin na, oo, alam ko sasabihin niyo yun, di ba? Na-scam ka. Ang tanga mo naman. Sa tanda mong yan, nagpaloko ka. Alam niya, nagpaloko ka. Sa akin naman po, ang pinaka-importante sa akin dito is yung may natutunan ako dito. So, tapos na nga po yun. Naging tanga ako, aminin ko. Naloko ako. Sa tanda kong to, naloko ko sa ganun na yung ganito magiging doble, magiging triple. So, naloko po ako dun. Para sa akin naman po, mga boss kila, hindi naman masamang maloko talaga. Nangyayari talaga sa buhay natin yun. Pero ang pinaka-importante doon yung natututunan natin after ng pangyayari. Siguro iba-ibang way lang yan eh. Pwedeng naloko ka sa relasyon, tapos umasa ka, diba? Tapos naloko ka, pero ano yung balik nun, diba? May matututunan tayo na sa susunod, alam na natin yung decision natin. So nandito ako, mga boss kila. So para humingi ng tawad dun sa naabala ko. Alam nyo, sobrang bait nun. Kasi kinuha niya yung side story ko talaga. At nasabi ko sa kanya, nakwento ko lahat. At sa sobrang bait niya ng mga boss kila, alam nyo yun.
willing to help pa siya na makita yung mga tao na yun. So ayun, maraming salamat doon. At doon naman tayo sa mga, kung bakit nga ba ako nangutang sa mga influencer, sa mga YouTuber, kapwa YouTuber. Siguro, talagang wala na ako siguro naging paraan noon. Kasi alam niyo yun, sobrang nawala nga lahat, as in wash out talaga yung mga inipon ko. So meron ako dapat bayaran na nakapirma ako na agreement. So siguro nalakasan ko na lang yung loob ko talaga na mangutang sa iba't ibang influencer para mabayaran sana yung utang ko, which is may agreement. So ako, yun nga, gusto ko sanang maayos na agad yun at wag na sana umantong. Pero yun, alam niyo nangyari na. So hindi naman natin masasabi yun eh. So walang ibang may kasalanan po, hindi po scripted lahat ng nangyari. So may kasalanan po dito is ako talaga. Kasi nga, yun nga, hindi tayo agad nakapagbayad pero wala po tayong balak tumakas at tumakbo syempre naman. So yun sa mga YouTubers at sa mga influencers na, yun nga, naabala ko rin. So sobrang sorry sa inyo. At least ngayon, okay na lahat. At nulit ko po, hindi po ako manluloko, scam na ganun. So alam nyo yun, hindi ko naman kayo masisisi syempre. Maliman ako sa mata ng tao, pero never naman ako magiging mali sa mata ni Lord. Yan yung importante sa akin. So yun nga, nawala man yung lahat. Nawala man lahat ng pinaghirapan ko, yung mga inipon ko. Okay lang yun. Para sa akin kasi, never nawala yung faith ko para kay God. Kasi alam nyo yun, darating tayo sa mga gantong pagkakataon sa downtimes natin. Talagang yung pinakamabigat na mangyayari sa buhay natin. Pero para sa akin, huwag mawala yung faith natin talaga kay God. Kasi alam nyo yun, siya talaga nakakaalam ng lahat. Hindi bibigay sa atin lahat ng pagsubok kung hindi natin malalampasan. Alam ko yun. Pero ang dami ko natutunan. As in, sobrang dami ko natutunan sa pangyayari na to. Naging tanga nga tayo. Naging tanga. Naloko. Umasa. Pero natuto. Pero sa susunod ng desisyon, alam na natin kung ano yung dapat natin gawin. So, para sa akin, humingi ulit ako ng sorry at syempre, maraming salamat doon sa naabala ko. Alam niyo yun, sobrang bait niyan, as in, dati pa talaga. At willing nga, sabi ko nga, di ba, willing to help pa siya na, ano, na talagang mahanap kung sino yung man yung gumawa sa akin. Pero sa akin, ipapipray ko na lang lahat ng nangyari. Hindi mawala yung faith ko kay God. At alam kong makakabangon ako sa mga nangyari. Kasi alam niyo, nawala man sa akin lahat pero hindi nawala yung mga taong sumuporta talaga sa akin. At alam niyo yun, humingi pa rin ang side ko. Kaya sobrang salamat ako sa family na talagang minuminuto yung na-update nila kung kamusta ba ako. Mga kaibigan ko na talagang kinakamusta talaga nila ako. Oras-oras, minuminuto, segundo. So gusto ko lang sana sabihin sa inyo na okay na po lahat at wala nang problema. Tapos na yun. Siguro papasalamat lang ulit ako dun sa mga ano rin, sa mga alam mo yun, sa mga influencer at YouTuber na talagang may message talaga nila ako privately. Talagang tinanong yung side ko kung ano ba talagang nangyari. Tinanong nila yung side ko tapos yun, nakuwento ko nga sa kanila. At sila pa mismo yung tumulong sa akin. Sila pa yung mismong tumulong sa akin para, alam yun, makabayad dun sa utang ko. So, yun nga. Maraming salamat sa inyo. So, dun sa mga influencer at YouTuber. So, may utang ako sa inyo. Huwag kayo mag-alala. Hindi ko kayo iskamin. So, maraming salamat talaga sa inyo. As in, sorry, siyempre. Sorry, siyempre. Dun. At salamat ulit kay Lods. Alam nyo na yun. So, yun lang siguro mga boss kila at naniniwala ako lahat ng to may dahilan. Basta, lagi ko lang sanang sasabihin sa inyo, maging buo pa rin yung faith natin kahit anong mangyari sa atin. Kahit gaano tayo kabagsak sa ngayon, alam kong a-up tayo. Saka, may natutunan din ako dito. Alam nyo yun, tanggapin natin kung ano yung naging mali natin. Walang masamang mag-sorry. Hindi nakakababa ng pagkatao ang pagsusorry. So ako, nagsusorry ako sa harapan nyo. Sa mga nainis, sa mga na bad trip, sa mga natangahan. So hindi ko kayo masisisi. Pero tandaan nyo, bawat mali natin, may kalakip na kagandahan sa susunod. So yun lang mga boss kila.
after nito, puro good vibes na ulit tayo, syempre. At okay na rin tayo, magiging okay tayo. Kahit baon tayo ngayon, sabi ko sa inyo, magiging up tayo. Maraming salamat pa rin, syempre, dun sa mga sumuporta. Akala ko kasi, pagbukas ko ng messenger ko, yun puro ganun na, pero hindi. Alam niyo yung pagbukas ko ng mga spam message, yung mga message request, lahat sila, pinapalakas yung loob ko. Kaya sobrang, alam niyo, sobrang maraming salamat sa inyo. So yun nga, inuulit ko, ongoing case pa rin yung nangyari yun sa akin. So may mga willing to help na rin sa akin, syempre, sobrang maraming salamat sa inyo. So yun lang, inuulit ko, huwag lang mawala yung faith natin lagi kay God. Para sa akin, siya lang kakapitan talaga natin sa lahat ng mangyayari sa buhay natin. At yung talagang totoong mga nakakilala sa atin. So yun, sorry and happy na tayo ngayon. At balik good vibes na tayo. So inuulit ko, ito na po yung una at huli na magsasalita ako. So maraming salamat po sa lahat. Peace!